Higit 800 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Lipa City sa loob lamang ng isang buwan. Nahigitan na nito ang kabuuang bilang na naitala sa loob ng isang taon. Bukod sa UK variant, 5 kaso na rin ang South African variant ang naitala at 2 rito ang namatay na. Aminado ang tricycle driver na si Walter na natatakot siya tuwing papasada. Hindi po pwedeng hindi babiyahe. Kaya po, mahirap po kasi pag tumigil ang bahay po, wala kakainin ng pamilya. Kaya po, sa palatan na lang po. Hirap na rin tumanggap ng pasyente ang mga ospital sa Lipa. Kaya ang pakiusap ni Mayor Africa, humanap muna ng ospital sa ibang lugar. Hindi ko sila pwedeng pigilan na pumunta. Ang sinasabi ko lang ay malaki ang possibility na hindi rin kayo ma-accept kasi overwhelmed na rin ang mga ospital. Kahit ang ospital ng Lipa na pinapatakbo ng city government ay hindi na rin muna tatanggap ng mga pasyenteng hindi residente ng Lipa maliban kung emergency cases. Sa Laguna, 80-90% ng puno ang mga bed capacity ng mga ospital pero hindi tatanggihan ang mga pasyente na dumarating kahit na ang mula sa Metro Manila. May policy po tayo na wala dapat ipiliin. I-base po natin yung pag-accept ng pasyente sa kondisyon ng pasyente. Dapat priority ang mga taga-Laguna. Pero siyempre, pag buhay po ng tao ang nakataya dyan, hindi po natin po pwedeng i-apply yung policy na yon. Sa Oriental Mindoro, nakapasok na rin ang COVID UK variant. Isang taga-Calapan City na government employee at isang taga-Pinamalayan na balikbayan ang tinamaan nito. Umabot ng higit 300 ang active cases noong buwan ng Marso. Inihayag ni Governor Dolor na nasa critical level na rin ang mga ospital sa kanilang probinsya. Ang ating pong ICU bed ngayon, halos puno na. Noong isang linggo po, 92%. Ang isolation beds natin, 90% okupado na. 100% na rin ang bed occupancy para sa COVID-19 patients sa ospital ng Muntinlupa, habang 142% na rin ang occupancy ng ICU beds. Sa abiso ng ospital ng Muntinlupa, asahan na ang mahabang paghihintay sa mga emergency services at asahan na rin ang referral sa ibang ospital. Sa St. Luke's Medical Center, nabawasan na ang pila sa mga emergency room para sa mga mild to moderate COVID cases sa loob ng 2 linggong ECQ. Gayunpaman, nananatiling nasa full capacity ang St. Luke's Medical Center. Sa 250 na kama ng Philippine General Hospital, 241 ay may mga pasyenteng may COVID. Puno na rin ang ICU at ang ibang mga pasyente nasa ER na lang. Ang magandang balita naman ay kay DPWH Secretary Mark Villar, makukumpleto na sa katapusan ng buwan ng Abril ang itinatayong 720 COVID-19 isolation at treatment units na may bed capacity na 26,259. 15 dito ay modular hospitals na may 516 bed capacity. May karagdagang 634 COVID-19 isolation facilities sa buong bansa na may 23,284 na bed capacity. May off-site dormitories din para sa mga frontliners. Aside from the modular, we will also be utilizing existing facilities and upgrading them to increase the bed capacity. So within this month and next month, malaki ang madadagdag po sa ating ICU and of course moderate to severe hospital bed capacity. Sa kabuuan, mayroon lamang ang Pilipinas na higit 128,000 bed capacity para sa mga COVID cases. Dennis Datu, ABS-CBN News.